Ang matandang lalaki ay nakadinig ng pag-iyak mula sa ilalim ng lupa at nagdesisyong hukayin ito. Ang matandang magsasaka ay nakadinig ng pag-iyak ng bata mula sa kanyang basement at nang mapagtanto niyang ang ingay ay nagmumula sa ilalim ng lupa, ay agad siyang kumuha ng pala at nagsimulang maghukay. At dito na-discovery niya ang isang bagay na nakakabigla. Sa isang dapit hapon noon, ang 68 si Dexter ay papauwi na noon sa kanyang bahay sa syudad matapos ang mahabang panahon na pag-aasikaso sa kanyang farm. Ang farm ay may kalayuan sa syudad ang siyang pinaglalaanan niya ng oras at debosyon para sa kanyang cheese production. Ang crop na hindi lamang nagbibigay sa kanya ng ikabubuhay, kundi matindi ding kasiyahan. Ang trabaho ay mahirap pero napupuno ng gantimpala. Hinahayaan siya nitong makapamuhay ng maayos at maging konektado sa kalupaan. Ang kanyang paglalakbay pabalik ay sadyang nakakapagod. Ang araw ay nagsisimula ng sumikat. Pinipintahan ang kalangitan ng magandang shades ng kahel at pulang kulay. Habang ang matanda ay nagmamaneho sa kalsada at nasasabik na ring makauwi, ay may 4 oras pa siyang kailangang tiisin sa kabila ng kanyang antok at pagkapagod. Ang kanyang muscles ay waring wala ng lakas at nais na rin niyang magpahinga. Wala na siyang ibang nais noon kundi ang makapag-hotbath pagka-uwi. Nang maalis ang amoy na naiwan sa kanyang pagsasaka at mahiga ng maayos sa kanyang sariling kama at payapain ang kanyang isip. Habang si Dexter ay papalapit ng papalapit sa syudad, ang traffic ay mas lalo pang tumitindi at ang ingay ng sibilisasyon ay pumalit sa kalmadong ingay ng kalikasan na mas lalo pang nagpapasabik sa kanya na makauwi na. Gabi na nang makarating at makauwi si Dexter, sa wakas ay magagawa na niyang makapagpahinga. Pagkapasok ng bahay ay halos manibago si Dexter sa amoy ng bahay na labis niyang namis, sabay lapag na lamang ng kanyang mga dalang gamit sa sahig. Nagpapakita ng sobra niyang pagkapagod dala ng maraming linggong paghihirap na pagtatrabaho at biyahe pabalik. Si Dexter ay agad na munang napaupo at napasandal sa sofa, ang sofa na maglalaan sa kanya ngayon ng pagkakomportable para maipahinga ang nananakit niyang katawan. Si Dexter ay marahan ng pumikit, sinusuko na munang kanyang sarili sa kapayapaan na makapagpahinga ng maayos. Kailangan niya ng lakas para makabangon muli. Pero ang panahon ng kanyang pagpapahinga ay bigla na lamang nadistorbo. Wala pa mang 10 minuto ang nakalipas simula nang siya ay magsimulang magpahinga ay bigla na lamang siyang napamulat dahil sa isang tunog na waring walang lugar sa tahimik niyang tahanan. Nakadinig siya bigla ng isang pag-iyak ng sanggol. Sa una iniisip ni Dexter na baka yun ay panaginip lamang o pagkahalusinate dahil sa pagod. Pero ang ingay ay nagpatuloy lamang na waring mas lalo pang lumalakas. Waring may isang sanggol na umiiyak ng tulong, kaya naman si Dexter ay agad na patayo, dala ang pagkalito sa kanyang isip at pagka-interes, na waring pumalit sa pagkabagod na siyang nangingibabaw sa kanya kanina. Ano nga ba itong nangyayari sa akin? Kung ano-ano na lamang ang nadidinig ko? Bulong ng kanyang sarili. Pilit na binibigyang dahilan ng sitwasyon. Ang ingay ng pag-iyak ng bata ay naging malinaw pa ng malinaw. Kaya naman imposible na para kay Dexter na baliwalain ito o isipin na lamang na isa itong imahinasyon habang ang kanyang puso ay tumitibok ng malakas. May sanggol ba talaga dito? Sinunda ng marahan ni Dexter ang pinagmumula ng tunog at habang papalapit siya ng papalapit sa ingay ay mas lalo pa itong nagiging malinaw. Sadyang hindi siya makapaniwala na ang kanyang bahay ay naging pahingaan at lugar ng pag-iisa, ngayon ay waring nagtatago ng isang misteryo na waring malayo sa realidad. Dinala siya ng pag-iyak na yon sa pintuan ng kanyang basement na halos hindi na niya napupuntahan at nabibisita. Ang ingay ng sanggol doon ay sadyang naging malakas pa. Ang matanda ay nagdalawang isip bago babain ang kahoy na hagdanan ng basement na lumalangit-ngit sa kanyang bawat paghakbang. Si Dexter ay sadyang naguguluhan. Imposible naman ito. Paano magkakasanggol sa basement ko? Wala akong kasama sa bahay. Ako lang ang nakatira dito mag-isa. Bulong niya sa kanyang isip na pilit kinukumbinsi sa kanyang sarili na may logical ding explanation ang nangyayari. Baka may isang pusa na nakapasok dito. Pero hindi eh. Hindi naman ingay ng pusa ang aking nadidinig. Hindi maitatanggi ni Dexter na habang lalo siyang lumalapit na ang ingay na yon ay nagmumula sa isang sanggol na waring naghahangad ng kaligtasan sa loob ng malamig na atmosfera ng basement na normal na lugar ng katahimikan at kadiliman.
Pagpasok sa basement ay agad siyang nag-obserba sa paligid pero wala naman siyang natagpuan. Ang ingay ay waring nagmumula hindi lamang basta sa lugar na yon kundi sa ilalim nito. Dala ng pagka-interes at dedikasyon, mapatunayan ang kanyang iniisip, lumuhod at idinikit ang kanyang tenga sa malamig na sahig ng basement at dito mas naging malinaw ang lahat. Pero parang imposible. Sadyang nahihirapan din si Dexter na iproseso ang sitwasyon sa kanyang isip. Paano ang isang sanggol ay mapupunta sa ilalim ng lupa? Ang sitwasyon ay wari mong imposible, pero ang ingay ng pag-iyak ay labis na totoo. Sa loob ng madilim at malamig na basement, si Dexter ay napaharap sa isang kalagayan na magbibigay hamon sa realidad sa kanyang nalalaman. Ang matanda ay hindi nag-alinlangan pa. Siya ay agad na nakbo papalabas ng kanyang bahay para tunguhin ang nakaparadang truck para kunin ang kanyang pala. Sabay nagmamadali namang bumalik sa basement sa pag-iisip na may buhay siyang kinakailangang mailigtas. Sadyang naging mabilis ang tibok ng kanyang puso na mas lalo lamang nagpalawig sa kanyang nararamdaman. Gamit ang pala na ginagamit niya sa farm ay nagsimula na siyang hukayin ang sahig ng basement. Habang naghuhukay ay nagagawa rin questionin ni Dexter ang kanyang sarili kung ano nga ba ang kanyang ginagawa. Papanong may sanggol na makakarating dito at mapupunta pa sa ilalim ng lupa? Hindi kaya nasisiraan na ako ng ulo? Ang posibilidad na baka siya ay nagkakamali lamang ay hindi naman nawala sa kanya, pero naroroon pa rin ang maliit na posibilidad na may isang sanggol na nasa panganib sa kanyang kinalalagyan na hindi niya pwedeng baliwalain lamang. Habang naguhukay ay may pag-asa at takot na namumuo sa kanyang damdamin. Paano nga ba kung may matagpuan siyang sanggol sa kanyang ginagawang paghuhukay? Ano ang kanyang gagawin na susunod? Paano niya ito maipapaliwanag sa tao? Hanggang sa ang minutong lumipas lamang ay wari mo bang naging oras na para sa matanda? Dahil sa tiyagang paghuhukay na kanyang ginawa ay nagbigay daan ito sa isang butas na waring patungo sa isa pang madilim na lugar sa ilalim. Muntik na nga siyang mahulog dito na maigi na lamang at hindi nangyari. Matapos siyang makakapit at makaangat muli, masyado kasi siyang malakas at matipuno sa kabila ng kanyang edad dahil sa matagal na panahon niyang pagtatrabaho sa farm. Agad ay kumuha ng flashlight si Dexter para maaninag ang pumapaloob sa butas at nadiskubre nga niyang ito ay nagbibigay daan pala sa isang tunnel o lagusan. Muling binalikan ni Dexter ang kanyang truck ng may pagmamadali para kumuha ng ladder. Kinakabahan ng sobra at natataranta. Nakakadama na siya noon ng matinding adrenaline na mas lalo pang nagpapagising sa kanya at nagbibigay ng kalakasan. Dala ang kanyang determinasyon ay agad na niyang inilugar ang ladder sa butas para ganap siyang makababa dito. Binaba niya ang tunnel na yon ng walang ibang dinadala kundi ang isang flashlight lamang. Sadyang madilim ang tunnel pero nagawa pa rin niyang sundan ang ingay ng bata. Hello? May tao ba dyan? Ang boses niya ay bumanda lamang sa paligid na siyang lumigalig sa katahimikang bumabalot sa kanya kanina. Ang ilaw ng flashlight niyang dala ay nagpapakita ng batong pader ng tunnel, waring parte ng isang ancient building na nakalimutan na ng panahon. Para saan ba ang lagusang to? May pangambang tanong ni Dexter, dagdag pa ng takot at pag-aalala sa bata. Ang ingay ng sanggol ang nagmistula niyang gabay sa madilim na daanang iyon na parabang isang kompas. Totoo ba to o nababaliw na ako? Sambit ni Dexter habang hinahawakan ng malamig na batong pader na bumubungad sa kanya. Nagtataka pa rin kung paanong may batang mapupunta sa ganong klaseng lugar. Waring ang realidad ng sitwasyon ay tumataliwas sa ano pamang lohikal na pagpapaliwanag. Ang bawat paghakbang niya ay mas lalo lamang nagpapatindi ng misteryo. Ang ingay ng pag-iyak na umieko sa lagusan ay mas lalo lamang lumalawig habang siya'y lumalapit. Hanggang sa tuluyan niya na itong mapuntahan at dito natigilan si Dexter sa eksenang kanyang nabungaran. Tama nga ang kanyang hinala nung una pa lamang. Ito ay isang sanggol. Ang sanggol ay nakabalot ng isang tela, nanginginig dahil sa malamig na sahig na kanyang kinalalagyan. Ang bawat pag-iyak ng sanggol ay tila humihiwa sa hangin, natatakot at nagmamakaawa. Diyos ko, sinong nag-iwan ng bata dito? Sambit ni Dexter matapos lapitan ng may pagmamadali ang bata. Agad niyang kinarga ang sanggol. Kalma ka na. Ligtas ka na. Akong bahala sa iyo. Pero sa hindi inaasahan ay naaninag pa niya sa pamamagitan ng kanyang flashlight ang kamay ng isang babae na labis niyang ikinasindak.
Ang babae ay natatabunan ng mga bato na waring nagmula sa pagkaguho na halos ang katawan nito ay nakatago na maliban sa kanyang kamay. Napansin na lamang ni Dexter na may bahagi ng tunnel ang nag-collapse na sadyang naglaan ng isang trahedyang nagpahamak sa babae. Si Dexter ay sadyang nagugulat sa kanyang mga nasaksihan. Magkahalong pagkalito at awa ang kanyang nararamdaman nang makita ang sinapit ng sanggol, lalong-lalo na ang babae. Diyos ko, paanong nangyari ito? Tanong ng farmer kahit pa alam niyang hindi ito masasagot. Ang kadiliman ng tunnel ay waring lumalamon na sa kanya, kasabay ng bigat ng labis na katahimikan ng paligid. Agad siyang napalingon muli sa bata at ang munting mga mata nito'y napatingin din sa kanya. Alam ni Dexter na hindi niya makakayang iwanan at pabayaan ang bata, lalo nang abandonahin ito sa ganong lugar. Malapit sa tabi ng patay na katawan ng isang babaeng malamang ay kanyang ina. Kaya naman si Dexter ay sadyang pinag-isipan ang mga susunod niyang gagawin. Sa kabila ng lahat, napunta si Dexter sa isang realidad na hindi niya pwedeng maiwan at mabaliwala lamang. Ang tadhanang ito na nangyari ay hindi lamang magbabago sa buhay ng sanggol kundi maging kanyang sariling buhay. Paano ang isang sanggol na walang kamuwang-muwang sa anumang bagay at dapat ingatan ay malalagay sa ganong sitwasyon sa tabi ng walang buhay niyang ina? Pero ano nga ba ang lugar na yon na matagal na palang nasa ilalim ng tahanan ni Dexter? Ang property na kanyang binili 2 taon ang nakararaan ay nagtatago pala ng isang espesyal na misteryo. Waring isang alaala ng kolonyal na nakalipas, parang isang escape tunnel na sadyang ginawa para sa mahalagang dahilan na i-extend ang tunnel sa napabayaan at lumang sewage system ng syudad. Ang nangyari naman sa babae ay hindi na malalaman ni Dexter kailanman at mananatili na lamang misteryo. Pero ang dalagang ina ay naroroon dahil tinakasan nito ang kanyang agresibong asawa. Nakahanap ito ng matataguan at masisilungan sa lumang tunnel na yon para sa kaligtasan niya at kanyang kinakargang sanggol. Pero dahil na rin sa labis na pagkadilim ng paligid ay naligaw siya at hindi na nakalabas pa. Napaloob na siya sa isang tunnel na nagdudugtong sa napakaraming lagusan hanggang sa tuluyan na siyang nawala. Walang ibang baon ang babaeng iyon kundi ang pag-asang magagawa nilang makaligtas ng kanyang anak. Hanggang sa isang pangyayari ang naganap ng hindi inaasahan na ang isang parte ng tunnel ay gumuho sa lugar kung saan mismo naroroon ang babae. Maigi na lamang at mabilis na nakapag-react ang babae bago ang trahedya na nagawa niyang mailayo sa tamang distansya ang kanyang anak. Wala siyang ibang nasa isip noon kundi ang buhay ng kanyang anak. Bigla ang nag-react ang kanyang katawan at bigla ang naihagis ang kanyang anak bago siya mabagsakan ng mga bato na siyang bumawi ng kanyang buhay. Ang sanggol na kinakarga ni Dexter para sa kanya ay waring nagtatago ng isang istoryang hindi na niya malalaman kailanman. Isang istorya ng takot, panlulumo at matinding pagmamahal ng isang ina. Wala namang malalaman si Dexter kundi nagawang pagtakas ng babaeng iyon at ang huling sandali nito bago mailigtas ang buhay ng kanyang anak. Sa eksaktong sandali, kung kailan eksakto ring napauwi si Dexter, sadyang kakaiba nga naman ang tadhana. Ang istorya ng babae kung saan naisip nitong magtago sa isang madilim at malamig na lugar para sa paghahanap ng kaligtasan ay naglalarawan sa matinding tapang at pagnanais ng isang ina na mabuhay para sa kanyang anak. Si Dexter ay nalagay ngayon sa hindi inaasahang responsibilidad. Nagkaroon siya ngayon ng isang sanggol na dapat alagaan, isang nilalang na nakaligtas sa trahedyang nangyari, sa ilalim mismo ng kanyang tahanan. Pero paano nga naman aalagaan ni Dexter ang sanggol? Sadyang naguguluhan si Dexter sa kung ano ang dapat niyang gawin, basta't ang alam niya ngayon ay kinakailangan niyang maprotektahan at maalagaan ang bata higit sa lahat. Nagawa ng tumawag ni Dexter ng mga pulis matapos maiangat ang bata at mailagay ng maayos. Nagawang puntahan ng pulis ang tunnel kung saan natagpuan nila ang babaeng wala ng buhay. Kaya naman ang matanda, sa kauna-unahang pagkakataon ay nalagay sa isang matinding pag-iimbestiga ng batas. Lalo't ang lahat ng iyon ay naganap sa ilalim mismo ng kanyang property. Dahil sa kaligtasan ng marami ay napagdesisyonan na ng otoridad na masarhan muli ang tunnel at ano pa mang lagusan papunta dito. Isang bagay na magtatago sa mapait na pinagdaanan ng nakalipas, kundi makapagbabago din sa buhay ni Dexter ng labis. At least alam kong walang sino mang maglalakad at magtatago sa ilalim ng bahay ko sa susunod nang hindi ko nalalaman.
Agad pinaliwanag ni Dexter ang lahat na naging kaganapan sa mga otoridad. Ilang araw ang makalipas ay nanatili lamang sa poder ni Dexter ang bata. Ngayon lamang din niya naranasan na maging masaya. Nakiusap siya sa social service na sa pangangalaga na lamang niya mapunta ang bata na pinagbigyan naman siya ng ilang araw. Sa edad na 68 ay wala man lang naging pamilya si Dexter. Wala siyang ibang pinagkaabalahan noon kundi ang farm. Kaya't ang pagdating ng sanggol sa kanyang buhay ay nagatid sa kanya ng isang kaligayahang hindi niya mawari. Matagal ng pangarap ni Dexter ang maging ama, pero dahil sa kanyang edad ay hindi niya inaakalang yun ang magiging posible pa. Nagawa naman niyang pangalanan ang sanggol ng Tommy dahil sa labis na pagkasabik, at ang malayo dito ay sadyang ayaw na niyang isipin. Kaya naman agad siyang gumawa ng paraan para legal nang maampon si Tommy. Isang proseso na kahit napupuno ng hamon ay ganap din namang napagtagumpayan sa katagalan. Nakaanda si Dexter na bigyang karangalan ng pagsakripisyo at pagmamahal na inilaan ng babae sa kanyang sanggol. Nangangako si Dexter sa Diyos at sa babae habang nakatingala sa langit na siya'y magiging isang mabuting ama na labis nitong mamahalin si Tommy higit pa sa kanyang buhay na pangangalagaan ito at bibigyan ng magandang kinabukasan. Ang sanggol na si Tommy sa katagalan ay lumaki bilang isang masiglang bata at siyang nagbigay ng panibagong buhay ngayon sa farm na iniingat-ingatan ng kanyang ganap na ama na si Dexter. Napupuno ng apeksyon at pagmamahal na muntik na niyang hindi maranasan. Tinuruan ni Dexter ang kanyang anak hindi lamang patungkol sa kanyang cheese production kundi ang kahalagahan din ng masikap na pagtatrabaho, pagre-respeto sa kalikasan at pamilya. Walang ibang pinasasalamatan ngayon ang mag-ama kundi ang Diyos matapos itong magbigay daan sa isang tadhana na nagawang magbigay sa kanila ng buhay na hindi na inaakala ng dalawa na posible pang mangyari.